Okay. So ito po yung elevator natin, guys, ang diagram niya. Ito po ang sa fifth floor. So sa fifth floor po siya. Tapos ito po sa fourth, sa third, second, ground, at saka basement. So ito yung diagram niya, guys. Ito po ang diagram sa nagdadala po sa landing. So ito naman po, guys, yung diagram niya. Ito rin po ang nagdadala sa call, yung para sa post button. So ito po ay sa basement, sa ground, second, third, fourth, at saka sa fifth. Okay, so papakita ko rin sa inyo, guys, yung diagram ng yung nagdadala sa direksyon ng up at saka direksyon ng down. So ngayon, guys, ito pong mga pole niya ay mag-close ito. Ito lahat yung sa call. So mag-close ito, guys. Yan, mag-close din. Ito, mag-close din. So yan, ang sa last, ito mag-close din. So ngayon, guys, ito po ang gagamitin kong diagram para sa ating elevator. So ito po yung mga relay niya. Okay, so ngayon kita ko sa inyo yung relay. Ito, guys, oh. So 110 volts ito. Yun, oh. AC. Okay. So ngayon papakita ko rin sa inyo, guys, yung sa magnetic contactor. Okay, ito po yung sa up landing, ito po yung sa down landing. Okay, so itong lahat, guys, ito at saka ito, ito po ang mga limit switch niya na nagdadala sa landing. Ito sa up at saka sa down. Now, ngayon, guys, papakita ko rin sa inyo yung ang magnetic contactor connection. So ito po yun, guys, ang sa up at saka ito po ang sa down. Okay, so yan po, guys, ang mga open contact na nakakontrol sa up. So ito po ang nagdadala sa direction niya at saka ito po ay sa maintaining. So sa direction going up, tapos ito pong 41G, ito po ang sa car na limit switch, door interlock. Ito naman pong 41 ay ito po ang sa outside door, 41 door interlock. At saka yung 29, guys, ito yung tinatawag nilang master relay sa safety. Lahat siya nagdadala sa safety. Nandito na po yun, guys, yung sa governor switch. Dito po, ito po ang nagdadala. At saka yung sa phase reversal relay. Okay, guys. So ngayon papakita ko rin sa inyo yung connection ng low speed at saka high speed. Okay. So ngayon, guys, ito po yung
nagdadala sa low speed ng ating elevator. So ang UDLS guys ay nangangahulugan na up and down low speed, yun ang tawag nito. So ngayon guys, ito yung mga maintaining contact niya. Sinusunod po natin yung nasa control panel para hindi tayo maligaw. So ito po yung sa fifth, sa fourth, sa third, sa second, basement, asa ground at saka sa basement. Ngayon ito po yung diagram natin sa low speed at saka sa high speed. Okay, so rini-revise ko lang guys, ito po yung dati niya, so ngayon ganito na po siya, ganito na po. So nandito, okay, ito guys, ito po yung limit switch na mayroon pa siyang normally close contact at saka normally open contact. Mayroon siyang common. Ito po yung common niya. Okay. Now, dito guys, ito po yung connection niya patungo dito. Ito po yung high speed na contactor. Ito po naman ang low speed contactor. Okay. So ngayon, ipaliwanag ko na sa inyo kung paano ito siya gumagana. Kung matamaan itong limit switch guys, ito guys, pagkatama niya, mag-energize siya. Let's say kung magda-down kayo, magku-close ito. Tapos ngayon, kung saan yung floor na gusto ninyo, let's say, punta kayo sa basement, ito po yung sa basement, so magku-close yan. Tuloy-tuloy dito ang kuryente. Ganyan yan guys. So pagdating dito guys, magku-close ito. Pag-close niya guys, mag-pick up ang UDLS. Pag-pick up sa UDLS guys, itong limit switch kukontakt dito. So magku-close siya. Pag-close niya, itong 1UL naka-trigger siya. So pag-trigger niya, dito siya dadaan sa 3. So low speed siya. Okay. So ganun po guys ang connection dito. Ngayon, pagtakbo niya guys, ang first na unang-una na magti-trigger ay ang high speed. Ito pong number 4 guys, high speed po ito. Ito ang unang magti-trigger. Tapos pagdating dito, ito na, pag magku-close itong limit switch na to, so pipick up na ang UDLS, saka na siya pumalo dito. Pag palo niya dito guys, da-drop out ang 4, patungo siya sa, papasok siya sa number 3. Ang number 3 na naman ngayon, ito po yung low speed. So sana po guys, mayroon po kayong natutunan sa akin. At hindi pa yan, marami pa po akong ituturo. At saka yung mga wiring diagram niya guys ay papakita ko pa rin sa inyo. Hindi lang ito kabuuan. At saka yung sa inverter, hintayan nyo lang guys, yun na ang ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat po.